Good day, mga pade. What's up, mga tol? Long time no see at end. Welcome na naman sa bagong edisyon ng MindFact! So, ayan, mga pade. Dito na naman kaming mga host ninyo. Kasama ko pala si Van Martinez at ako naman po si Emman Salvadora. At ito ang, again, ang MindFact. So, and Van, kumusta naman ang buhay-buhay mo ngayon? Anong pinagkakaabalahan mo ngayon? So far, kakatapos ko lang kaninang pumasok sa aking summer class sa economics. Pala may summer class. Oo, may summer class pala ngayon kasi ano, summer ngayon sa Ateneo. So, kumusta naman ang ano? Kumusta naman ang summer class mo sa economics? Actually, nalulungkot ako kasi patapos ng summer class. Hindi ko na siya makikita. Sino hindi mo makikita? Giglet! I-post mo na lang dito pat yung picture dito yan, eh. Basta klase ko siya sa echo. Since tapos na rin naman yung summer class, at syempre, pagkatapos ng summer class, darating na yung regular semester, yes. Diba? So, bago ang semester, syempre, hindi may iwasan, or kailangan naman talaga nating mag-enroll, yes. Or duman sa process ng enrollment. So, ayan po ang pag-uusapan namin sa edition ng MindFact ngayon, which is ang enrollment procedures sa loob ng Ateneo de Naga University. Pero bago tayo pumunta dyan, konting announcement lang po, mga tol, sa May 28 po, ang official na start na enrollment para sa mga graduate ngayong October sa US. Sa US po yan. And sa May 29 is sa graduating din, pero manual na yan. And sa May 30, yung transferit and non-credit. And sa readmitted po at saka mga degree holders po natin. At the same time, sa May 30 din po yung start ng US para din yan sa mga upperclassmen and mga shifties natin na merong advisement. Meaning, kumuha sila ng advisement bago pa matapos yung previous semester, yung second semester. So, nakapag-reserve sila ng mga subjects. Tapos sa May 31 and June 1 naman po is, again, upperclassmen and shifties with advisement din po yan. And sa June 2-3, open to all, yun yung parang free for all. So parang kahit naka-pag-advise, hindi ka naka-advise nandyan. Parang ano na siya, Royal Rumble na yan. Yan yung mga Spartans natin, yung mga tropang taga-Ateneo de Naga. So yun, bakit ba namin na pagkukwentuhan itong enrollment procedure? Well, in fact, ano naman kasi ngayon, ang sinabi nga namin sa edition ng MindFact is about sa mga enrollment procedures natin dito sa Ateneo de Naga. So, hihimayin natin yan. Pero ang pinaka pag-uusapan talaga natin dito is yung mga types ng students, tipo ng estudyante tuwing nag-e-enroll. Ito, kilalaan natin sila. Number 1! US man. Sila yung mga tipo ng estudyante na overly prepared bago pa man mag-advisement ang kanilang department ay may dala na silang na listahan ng mga prospectus, yes, prospectus, notebook, ano pa, yung maleta, lahat na overly prepared kasi sila. And sila yung mga estudyante na palagi sa yung magtatanong, ano bang kukunin mo ngayong sir, mga ganyan, and titingnan yung matri mo, mga ganyan. Kung hindi nyo maintindihan or hindi nyo naintindihan yung sinabi nyo, panoorin nyo na lang to, ito sila. History internship, ano yun? Yes! Okay na! Na-pre-reach ko naman nata itong mga subjects na to. Prepared na ako. Ikaw ba? Napapapre-reach ka na ba? Hindi ka ba napapapre-reach? Bunti pa ako napapapre-reach. Prepared na prepared talaga sa mga gantong bagay. Last time pa nga ako nag-pre-reach eh. Kaya lang sarado pa yung US eh. Pero at least kapag binuksan ko na yung US, dire-diretso na ako makapag-enroll. Number 2! Mga singitero. Usually sila yung mga nakikita ninyong mga naglilipa na tuwing manual enrollment. Sila yung mga nasa loob ng parang mga vulture na nag-aabang sa gilid na pagkatapos ng ano, pagkatapos chika-chikahin o kaya matapos kang bula-bulahin, pasimpleng gigilid na lang, tapos sila na pala yung nasa enrollment, tapos makikita mo na lang na unahan ka na. Parang sa pagmamahal lang yan eh. Na unahan ka bigla. Okay, number 3. Uy, bro! Kamusta? Kamusta? Okay lang. Kamusta mag-enroll? Ikaw, mag-enroll din? Oo, mag-enroll din ako. Anong i-enroll mo? Ito. History, internship, Filipino, and Trotoville. Anak, pero
Sino kukuha niyo teacher dyan? Saan? Dito sa World History? Si Tanay. Ah. Best friend si Tanay. Okay. Sige. Tara, Brad. Okay lang. Kamusta? Teka lang, uy. Ba't nandiyan ka na? Uy, ako na kasi. Uy, dito ka. Dito na ako sa pila. Malapit na ako. Yan ang problema sa atin eh. Hana, susus. Number 3! Chillax. Sa word pa lang, alam nyo na. Chillax. Sila yung mga tipo ng estudyante na walang pakialam sa mundo. Sila rin yung tipo ng estudyante na di alam kung anong ginagawa sa buhay. Relax lang palagi. Usually sila yung mga laging late sa enrollment at mga walang dalang gamit. Whiskey ball pen na pang-encode, dinihiram pa. Pero ganyan talaga eh. Ano magagawa natin? Chillax lang talaga sila eh. Pero di natin masisisi kasi hang loose lang talaga sila palagi. Yeah. Go with the flow. Go with the flow lang talaga sila. Kung di nyo na hindi nyo na picture out, ito panoorin nyo. Tol, hindi ka pa mag-enroll? Na? Hindi ka pa mag-enroll? Mayan, dami pang subjects dyan. Baka maubusan ka. Hindi yan. Kulit naman ito, umalis ka na nga. Sige, bahala ka. Number 4! Sniper Elite. Sila yung mga tipo ng mga estudyante na nangi-spot ng mga teacher kung sino yung ba yung mga magandang kuhanin. For example, bago sila kumuha ng subject, titingnan muna nila, sino bang teacher ang magandang kuhanin dito? Ini-snipe talaga nila. It's yung pagpili ng teacher, you can make or break your semester. Yan ang mga tatandaan ninyo pati. College, words of wisdom. And meron pa, hindi lang sila yung mga nangi-snipe ng teacher. Sila rin yung nangi-snipe ng mga crush nila. Nangi-snipe na. Magtatanong kung, uy, saan mag-e-enroll si Kat sa ganitong subject, ganyan. Hindi nyo naiintindihan, ito, tingnan nyo si Van, ganito siya gumawa, ganito niya gawin yun. Yes. Ay, but, sino magandang kuhanin na teacher sa, sa Econ? Felix. Felix. Right. Sa World History? Sa Tanay. Okay. Tanay. Sa Natural Science? Ma'am Kerubin. Kerubin. Okay. Sigurado ka, the best yung mga yan, ha? Yes. Magaling talaga yun, sabi mo yun, ha? Okay. Saan kaya dito si Crush Maguire? Ito. Saan siya? N2. Yan, mag-enroll ako sa N2. Di ba si pa yan, Van? Hindi. Number 5! Panic man. Sila yung mga tipo ng estudyante na kapag malapit na ang enrollment, ng enrollment ay sakalang gagawa o mag-aasikasong mag-enroll. Parang kapatid kapatid sila ng chillax, pero ito, yung chillax kahit naubusan na ng subjects, relax lang. Yung panic man, kapag naubusan na sila ng subjects o hindi na nila nakukuha yung teacher na gusto nila, nagpapanic na, which is minsan din na-drop na talaga nila yung subject. Minsan din na nag-e-enroll. Tapos nagiging taong grasa. And then, magiging basura na lang sa kanto. And wala nang paputungo ng buhay. Ganyan po ang buhay namin, mga panic man. Joke lang. Brad, may slot pa sa Eko. Alam ko wala na atang Eko. Sa N2. Doon kasi mag-enroll si Crush. Wala na ata, ubos na, kakatingin ko lang kanina. Ano? Wala na? Okay, since yan, nakita na natin yung mga types ng estudyante during enrollment. Tingnan naman natin, magbalik-tanaw muna tayo sa kung ano ba ang history ng enrollment dito sa Ateneo Dinaga University. So, Van, alam mo na, ikaw na bahala dito. Ito na ang history of the day! Pasok, Van!
So, maraming salamat, Bal, para sa History of the Day. Yes. Galing ko talaga. At pupunta na tayo sa pinaka huli nating segment dito sa ating programang MindFact. Bal, ano ba yung ano natin, last segment natin? Yes, sumakaw na tayo sa Top 5 of the Day. Patrick, ilagay mo yung camera sa akin. Ang panglima sa ating Top 5. Sila itong mga taong medyo ma-compare mo sa Panic Man, pero feeling ko mas na-handle nilang pressure. Panoorin na lang nyo ang linya nila. Number 4, sila yung mga tipo ng mga tao na talagang mapagtanong. May mga tao talagang mapagtanong masyado eh. Ito, panoorin nyo. Ito yung linya nila. And number 3, sila yung mga tao na matanong din pero hindi kagaya nung number 4. Sila kasi isa lang tinatanungan nila. So, yung mga tao na usually clingy. Yes, clingy din siya. And medyo maka-compare mo din sila sa mga sniper elite. Pero panoorin nyo na lang. Basta panoorin nyo na lang. At number 2, ito yung mga tipo ng tao na sobrang kulit talaga. Yung kahit ano talagang gawin mo, tatanong at tatanungin ka talaga nila. Usually ito yung mga usually ito yung tinatanong nila. Panoorin nyo. Diba may ganyan tayong kaklase? Yes, eh. May ganyan tayong kaklase. Hindi ka kilala eh. Matagal ko na yung tinaboy sa buhay ko. Joke! And para sa numero unong top 5 natin ngayong araw, ito ang makaraniwang linya ng estudyante. Halos palagi ko nga itong narinig sa kapag ito talaga yung top 1 talaga. Walang estudyante nang hindi nagsasabi ng ganitong linya kada enrollment. Imposible. Or kung meron, wala man nagsasabi, konti lang. Pero, promise, pangako, and lagi ang estudyante itong sinasabi. Panoorin nyo. At ayun, naparoon na yung mga top 5 namin dito sa listahan natin ng top 5 na linya ng mga estudyante tuwing enrollment process. So, ikaw ba? Ano ka ba dun sa mga top 5 or dun sa type ng estudyante? Ako kasi lagi ko lang tinatanong kung ano eh, kung... Ano ba? Ano tinatanong ko? Lalo ko masyadong tinatanong kasi US man ako eh. Lagi akong overly prepared eh. Lagi akong overly prepared ka pa palagi. Yes. Kinakabahan kasi ako kasi baka mamaya niyan. Maubusan ka ng subject. Maubusan. Hindi naman subject yung iniisip ko, yung teacher talaga. Kasi yun nga sinabi ko kanina. A teacher can make or break your semester minsan. Minsan yung subject, kahit madali siya, kung yung teacher medyo may pagka-terror, yun yung nakakatakot. Lalo lang kung hindi ka pa niya gusto. Or parang, baliktad naman kung mahirap yung subject pero gusto ka ng teacher. Minsan, nagmimilagre, pumapasa yan. Kaya yan ang aabangan ninyo para susunod nating episode. Kung ito na tayo, napunta tayo sa enrollment procedures, ang susunod natin ay ang mga teachers. Pansiban talaga yung magiging dito. Pero opinion lang namin yun. So, kung anong trip nyo sa buhay, kung paano kayo mag-endol, go lang. Wala kami pakialam sa inyo. Joke lang. Siyempre, may pakay kami. Kaya ginawa namin ang mind pa kasi gusto namin. At ayan. Palagi kang updated. At ayan, pakisagot na rin po pala ng aming poll dito sa aming Facebook fan page. Ito po pala yung pakihanap na lang po yung MindFact. Nasa baba lang siya. Nandito lang siya sa baba. Ikita niyo yan dito para pahirapan natin si Pat na mag-layout. Yes. Ayan po yan. And yung mga sabi, ang nakalagi dito is, anong mas preferred ninyo na enrollment US process? Ang US ba or ang manual enrollment? Yes. Kaya comment na kayo dito sa baba. Ayan, makikita niyo yan dyan sa baba. Yeah. Ikaw ba, Tol? Ano bang masasabi mo sa enrollment process at mga tipo ng estudyante dito sa Ateneo habang nag-e-enroll? Well, hindi ko naman masasabi na masama yung magiging ganito o ganyan. Kasi kahit ako rin naman mismo napagdaanan ko rin yung mga yan. Kaya nga nasa listahan siya kasi usually ito kagad yung naisip ko kasi nga experience niya. Actually, hindi lang naman yung lima na yan yung mga tipo ng estudyante, linya. Marami pa yan for sure. Pero, syempre, kailangan lang talaga nating i-compress. Nandito na po nagtatapos sa aming program. Maraming salamat nga po pala sa lahat ng nanood sa amin ngayon. And abangan nyo po kami. Sasabihin sana ni Emman, inagaw pa na. So, yun. At dito na po nagtatapos. Ito po ang aming programa na MindFact!
Naman to pag... Wala kang buhay. Link niya po. Ano ka man? Sinira mo yung mouse.